Yo, what's up sa inyo lahat mga katekno? Welcome back again sa ating channel. So may bagong video tayo na para sa mga newbie bawat po sa mga master. Yan. And gusto ko po lang pasalamat sa mga kaibigan natin na nood sa mga previous video natin o sa mga kaibigan natin na walang sawang tumatagkili sa ating channel. No? Salamat sa inyo lahat mga master. And shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan na shoutout sa mga previous video natin. No? Shoutout muna kay Jimmy Miranda from Tanawan, Leyte. Peter Villamayo, shoutout. Bongski, shoutout. Sang kay Darwin Tech, no? Sang tech vlogger na supportahan natin sa shoutout sa yung master. At sa isang master din na si Jason Electronics TV, shoutout sa yung master, no? Kaibigan na itong tech vlogger eh. Shoutout sa yung bro. And kay ano to? Sherdy Ortega, shoutout sa yung bro. Luna Apan, shoutout. Justin Marcelino, shoutout. G-Tech from Valencia, Bohol, shoutout. Provincia ko to, shoutout sa yung bro. At kay Vinstick TV, no, kasamahan natin tech vloggers, supportahan natin to. At sa mga grupo natin mga electronic technician na kaibigan natin mga tech vloggers, shoutout na lang sa inyo lahat mga master, samahan nyo po, simulan natin to. Yan, so magandang araw ulit sa inyo lahat mga paps, no. May gagawin tayo ngayon isang debat na 43 inches. So pasinso na kayo sa boses natin kasi may ubo tayo eh. Yan, so saan to? Ito, pakita lang muna natin yung model. So ito yung model nito. So, yung model nito ay 43DL421. So, binuksan na natin to para kapadali yung video natin. At tinanggal na rin natin yung nakakabar sa may tiko natin ito. Tinanggal na rin natin yan kasi nakaarang at gusto kong tingnan yung tiko natin kasi mag-voltage checking naman tayo dito. Mag-voltage checking naman din tayo dito, no? Ayan, so, tinanggal ko na siya. And testing muna natin para makita natin yung problema. So, saksak natin. Naka-standby ba? Tingnan nyo natin yung standby na lumabas. Yun, naka-standby na siya. So, pindutin natin yung power. Yun, naka-standby na siya. Ayun, tapos dito tayo sa my screen. Sa my mirror pala. Yun, bumukas yung backlight. Pero wala tayong makikitang picture kahit ano, kundi dim lang yung ating panel, ayun oh. Okay yung backlight pero wala siyang picture. So ito yung susubukan natin ngayon. Bali, ang gamit na tiko nito ay LG. Pag LG kasi hindi masyadong ano no? Hindi masyadong problematic yung tiko ng LG. Sa mga technician ay ano, parang idol na tong tiko ng LG kasi hindi siya maselan. Dito tulad ng ibang mga tiko na mahirap, tulad nung hindi ko naman matandaan kung anong paan yung tiko na experience ko na sobrang ang hirap. So first natin gawin ay simple voltage checking tayo dito. Lagay tayo ng tester. Ayan. Tapos draw natin yung negative. Pasinso na kayo sa boses natin mga katik, no? Nahirapan po tayo masalita kasi masakit yung lalamunan natin. So, kailangan tayong mag-upload. Ayan. So, yun. Gumana yung unit, no? Gumana yung backlight. So, mag-voltage checking tayo. Parang layo ng tester natin, ha? So, syempre, una nating test nito ay yung ating 12 volts. Kung meron bang 12 volts na papasok sa may tiko natin. So, nakapoint tayo. Ayan, meron siyang 12 volts. So, pag ganito kasi, walang picture, DC-DC protect to. May problema yung DC-DC natin or level shifter, no? So, pag ganon, wala yung BGH. So, test natin yung BGH nito. BGH, nakatotok tayo sa BGH. Ayan, zero nga, walang supply. Tayo sa may BGL, yung negative volts, nakatutok tayo sa BGL. Yun, zero rin. And the rest, yung HABDD natin, wala rin to. Ayan o. HABDD, wala. Zero rin. At ano ba bang ibang mga supply dito? Yung BDD natin na 8.5 volts. Ayan, wala. Zero rin. Ayan. Ano ba bang mga ibang supply dito? Yun. Kita nyo ba? So, gagawin natin to para matrace natin
Pag ganito, so, pag ganito mga problema kasi ay may problema yung ano eh, yung mga gate signal or mga supply na papasok sa may panel natin, nagkakaroon na siya ng leak or nagkakaroon na siya ng problema. Meron ng ano, meron ng shorted na linya sa mga clocking at yung supply BGH, BGL at saka add even. Kasi ito isang GIP panel, meron siyang clocking oh. Meron siyang clocking sa itong GIP panel, no? So, magkabilaan to, left and right, clocking sa may kanan, clocking sa may right. Napapasok sa panel. So, itest natin ngayon kung anong which side or saan banda ng ating panel yung nagkaroon ng problema. So, pansinin nyo, walang supply yung ating DC-DC yung BGH. So, bumutin muna natin. Yan. Tapos, ihang natin tong ano, yung kanan natin kasi nakabaliktad to eh. Hang natin yung ribbon sa may kanan. Ayan, nakahang siya. Tapos, testing natin ulit. Titingnan natin kung lalabas ba yung supply, yung BGH natin. So, nakahang na yung kanan natin, no? Naka-standby siya. Pindutin natin. Ayan. Antayin natin bumukas yung backlight. Tapos, tutok tayo sa may BGH natin. Ayan. So, bumukas yung backlight. BGH voltage. Wala pa rin. Zero. Pati yung BGH natin. Ayan, zero rin. So, patayin ulit natin to. And, ito naman sa may kanan yung tatanggalin. Sa may kaliwa pala. Yung tatanggalin natin. Ayan. Tatanggalin natin to. Tapos, balik natin tong tinanggal natin sa may kanan. Ang hirap ha. Wait. Yun. So, naka-load na yung kanan natin. Susaksak natin ulit. Pindutin natin yung naka-standby na ba? Ayan, may standby na. Pindutin natin yung power. Power. Ayun. Tutok tayo sa may BGH ulit. Abangan natin yung backlight na bumukas. Bumukas yung backlight. Ayun, namabas yung supply. Meron na siyang 28 volts sa may BGH natin. Tapos sa may BGL, ilang volts yung BGL nito? Pag LG, ayun, negative 5 volts yung kanyang BGL voltage. Ito yung kadalasan pag LG, 5 volts to 6 volts. LG na Tikon. So ito ay Dibant. Dibant to na unit, no? Pero yung gamit ay Tikon ng LG. So, yung wala kanina, HAPDD natin, ito. Mali pala yung HBDD pala natin, HBDD. Yan, 8 volts, so meron na. Tapos, yung BDD natin na 15 volts, yan o. 15 volts, so 16. Pasok yan, depende kasi sa design ng panel eh. Sa mga experience natin na sa mga 15 volts, 14, sa tiko ng LG ay yung BDD supply or yung EBDD natin, ano, yung HEBDD, kung iba kasi yung pangalan nito sa may ibang tiko na eh, HEBDD tapos EBDD, no? Ayan, no? Ito naman HBDD, sa iba naman HEBDD at saka EBDD. So, dito, yung 16 volts niya ay BDD, tapos yung 8 volts ay HBDD. Ayun, so intindihan niyo ba? So, sa ibang Tikon, EBDD nasa 16 volts, tapos yung HEBDD nasa 8 volts. Ayan, sana ay nakuha niyo yung, no? Yung gusto ko ipahiwatig, no? Nabubulol na tayo eh. So, ayun, nung lumabas yung mga supply, pero tingnan niyo yung picture niya. Ang hirap talaga mag-vlog pag nay, masakit yung lalamunan mo. Yun, kalahati, black screen tapos yung kaliwa, nakahang kasi yun eh. Kaya kulay white screen yung kabila natin. Pero lumabas yung supply pero wala tayong makikitang picture dyan. So sa mga experience natin, mga ganitong Tikon, hindi siya mapapadisplay yung kaliwa kapag wala yung, yung kabila pag wala yung ibang side, no?
So dito wala yung kaliwa natin, naka-load yung kanan, so walang picture. Kasi sa mga experience natin, pag GIP panel, wala siyang side cop. Kaya hindi niya mapapadisplay yung kabila kapag wala yung kabila. So tama ba yung sinabi natin? Ayan. So, nalaman natin na ano, na sa may side na to, sa may left side natin yung problema. Kasi kung nakahang siya, labas yung supply. Tapos kung nakakonekta yung kanan natin, okay siya. So ibig sabihin nandito sa may left side natin na clocking or mga supply na nagkakaroon ng problema or yung papasukan ng supply pala sa may side ng left panel natin. So ang gagawin natin ay bunutin muna natin para iwas disgrasya. Nako. Pinapawisan ako sa pagbablog, mabihira talaga. So ito yung clocking niya. Pag LG maganda siya kasi meron siyang level na ka-indicate dito. So clock 1, clock 2, clock 3, clock 4, clock 5, and clock 6. And then itong iba naman ay kanyang swapping voltage, add even. Yung kanyang add even na ito. Swapping voltage, tapos BGH and ano? Kalimutan ko na. BGH, tapos BGL and BCOM, top and bottom. So, gagawin natin dyan, iba-block natin tong 6. So, 6 ba ito? 2, 4, 6. Kasi, 6 yung kanyang clocking signal eh. Ano? 1, asan yung 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bali 6 pins muna yung iba-block natin. Try natin kung mapapadisplay ba natin yung panel natin. No? So, saglit lang kuha tayo ng kapirasong tape. Yan. So, ito na yung tape natin yung nilagay. No? So, bali, yung pin number 1 ay ground yan. Bali, sinali natin siya para matakpan yung 6 na pin. So, 7 pins yun lahat. Pero okay lang. May nalali tayo isa. So, try lang natin. Baka yung clocking lang yung problema niya eh. So, balik natin yung... Wait lang. Hirapan to eh. Yan. So, nabalik natin. Lock natin siya. So, yung nablock natin na yung clocking na 6. So, bali 6 pins. So, kung bibilangin natin, mula sa may gilid, 7 pins lahat kasi nadali natin yung pin number 1 na ground. So, saksak natin na, titignan natin kung makapag-display ba yung ating panel. So, ano? Ayan, ito mag-standby. Yun, nag-standby siya. So, pinutin natin yung power. Abangan natin yung backlight. Nabumukas. Bukas yung backlight. Ayun, wala pa rin siyang picture. Ayun, wala siyang picture, no? Na-block natin yung 6 na pins, yung clocking natin, pero wala siyang picture. So, titignan natin kung nawala ba yung supply nito. Or meron pa ba? So, sa nakatutok tayo sa BGH. Ayun, naging 0 ulit. So, hindi sa may clocking yung problema, no? So, ililipat natin tong ano eh, ilipat natin yung blocking natin. Bali dito tayo sa may clocking nag-cut. Nag-blocking. So, yung iba-block natin, itatakbo natin yung tape or yung tape natin. Ibali yung iba-block natin is yung kanyang add even ito. Yung BGH add, tsaka BGH even. BGL, BGH, BCST, at tsaka BCOM, top and bottom. So, bali ito. Ito yung iba-block natin ngayon. So, mula dito kasi ito sa so yung clock 6 eh. So, ito muna yung ba-block natin yung natitirang pins. So, wait lang at tatakbo ko muna yung tape natin. So, wait lang. Ito na. So, nailipat na natin yung tape natin sa may pin number 8 hanggang... Hindi, ano? Ito na. Pin number 8 hanggang pin number 16. Ayan. So... Clock muna natin. Tapos, ibabalik ko muna. Yan. So, medyo mahirap kasi naka-isang kamay yung gamit natin. Yan. Tapos, lock na natin daw. And, saksak. So, nakasaksak tayo. Yan. Mabas yung standby, so pindutin natin ulit. Dito tayo sa my screen. Ano ba na?
Ayun, lumabas na yung logo ng Tiban. Ayun, nagkaroon na siya ng no signal. And yung BGH natin, syempre meron na to kasi meron na siyang display. Ayun, meron na siyang 28 volts. So, ibig sabihin, burutin lang muna natin. Okay yung clocking niya. Siguro nagkaroon ng problema. May posibilidad na yung kanyang odd-even tsaka yung kanyang odd-even or kanyang BGH at saka BGL na supply. So, dahil nung mag-block natin yung clocking niya, yung anim na pins, yung clocking niya, clock 1 hanggang clock 6, ay protect pa rin siya, no? So, protect yung DC-DC natin kasi mayroong problema yung pagsusupplyan niya. So, nung mag-block natin yung kanyang BGH add at saka even, PGL at saka BGH, BCST, BCOM, top and bottom, ay nagkaroon na siya ng supply. Ayun. So, sa ganito, pwede na sana to, pwede na tong ganito eh, pero mas maganda talaga. Kasi nagkaroon na to ng problema sa may side na to eh, yung papasok dito sa may side na to, no? So, ang magandang gawin nito, ay pati na rin yung clocking niya, or lahat na lang ng pins na to, ay kailangan na natin i-block. Kasi, darating yung panahon, kasi sa tingin ko, yung BGH or at even niya, nagkaroon ng problema, short siya. So, yung mga linya na to na papasok sa may panel natin, dadaan ng sa may top board natin na yun siya, sa may lalim, hindi lang makita eh. Magkakatabi kasi to eh, magkakatabi to. So, magkaraan ng mga ilang araw siguro sa paggamit, yung kabilang side na naman, yung katabi na namang side yung magkaroon ng problema. So, mas maganda talaga na kapag nandito, natris natin na saan banda na side yung may problema, ay kailangan natin i-block na lang lahat para totally disable na talaga yung papasok na mga supply sa may side na to na nagkaroon ng problema. So, ang gagawin natin dyan ay i-block natin to lahat, pati yung clocking, no? Pero kuha natin yung saan talaga yung problema na sa may odd-even niya, BGH, BGL, BCST, at saka BCOM top and bottom, kasi nung na-block natin to ay nagka-display na siya. So, ang gawin natin ay dadamay natin yung kanyang clocking. So, bali yung block natin ay itong pin number 1 ay pin number ground to. Ang bihira. So, bibilangin natin to mula sa number 2, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 pins lahat yung ibablock natin dito. So, kuha muna tayo ng tape, tapos tatanggalin natin tong kinabit natin and papalitan natin yan ng malaking tape. So, yun ha. Ito na yung tape na ginamit natin. Ayan. So, bali yung blocking natin ito ay 16 pins lahat. Bali, dapat 15 pins lang eh. Mula sa number 2. Pero dinali natin yung number 1 para magkasya yung 16 pins para makabiran lahat talaga yung mga linya. So, dito, nadali natin ng pin number 1. So, bali 16 pins lahat yung blocking natin. Kita nyo ba? Yun oh. Ayan. So, babalik na natin to. And final testing na tayo. Bihira. Ayan. Saksak natin ulit. Ayan, Jones. Pumipiti ah. So, naka-standby na siya. Pindutin natin yung power. Power. Mirror ulit. Nako, ang bihira, nagkaroon ng... Wait lang, ayusin lang muna natin yung... Wait lang. So, ayan, continue tayo, no? So, matapos natin ma-block yung 16 pins dito sa may left side natin. So, ilalock na natin ito. Inayos ko siya kasi merong problema eh. Nagkaroon siya ng iba yung kulay eh. Saksak na natin ulit. Ayan. So... Tayo yung standby. Yung naka-standby na siya. Pero ito natin yung power. Power. So, ito tayo sa my screen. Yun. Kumanda na yung
logo niya, wala na tayong nakikita, parang ano, naka-negative siya. Ayun, oh. So dito pala may problema din pala yung kanyang LVDS. Kung gagalawin natin 'to, magkaka ito yung LVDS natin, kakaroon siya ng ibang kulay. So ninisan ko na 'to. Tapos ayun, naging okay, normal na yung ating panel. So lagyan ko muna 'to ng signal. Lagyan pa natin ng source 'to. Siguro lagyan natin para makita ito sa may ano, sa may panel natin, na makita natin kung talagang normal na ba yung kanyang display. So saglit lang, lagyan na muna natin ng bihira, nagbulo naman tayo. Source yan, DVD natin. Yan, so balik tayo. Balik natin yung kanyang cellophane cover, no? Ayan, oh. Sa kanyang Tikon, tapos may source na tayo nilagay. May DVD na tayo. And ito na yung picture ng ating unit. So naging normal. Normal naman siya lahat, no? Wala naman tayo nakita problema, mga lines sa kanyang screen. So goes the goods na siya. And hanggang dito lang yung video natin, mga katekno. Hindi natin ito pabain. Sana kahit kunti ay may napulot kayo, kahit kunti ideas sa ating ginawa ngayon, no? May God be with us always, and this is your server, Ryan Crosetech. Maraming salamat. Peace out.